Po yung inyong lingkod, Gerald Casros, admin host and moderator of this debate platform. So ang kanilang topic na kanilang pag-usapan ay patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal days. Ang magiging negatibo dito ay of course ang Roman Catholic Church Chief Apologist Alvin Gitamundo. At ating affirmative side ay si Brother Dritz Luares mula sa Seventh-day Adventist. So bago natin umpisan ang ating debate, nais nating bigyan ng tig-dalawang minuto para magdagdag ng mga pangunahing pananalita o pagpapakilala dito sa Philippine Debaters, sa ating mga followers at saka mga viewers na hindi pa nagpa-follow. Sana ay mag-click naman kayo ng follow button para dumami na tayo. Okay, maraming salamat. Bigay natin kay Brother Dritz Luares ang ating affirmative side from Seventh-day Adventist. Brother Dritz? Hi, isang magandang gabi sa ating mga kaibigan sa Visayas at saka Mindanao. Kumusta mga kaibigan? Labi na niya sa Cebu. Sibuboy tayo dapat, dati mga kaibigan, tayo ay Sibuboy. Ngayon ay tayo ay Dapaboy na ngayon. Nasa Davao na tayo ngayon. mga kaibigan, at saka welcome po dito sa Philippine Debaters Association. Isang debaters platform mga kaibigan. Ngayong gabi ay ating kami po ay mag-debate po dito sa platform na ito. Ay sana po ay may mapulot po kayong mga aral at saka sana po magiging informative at saka educational debate ito ngayong gabi mga kaibigan. Ay welcome po dito sa ating programa ni Brother Giron. Made in Davao din, doon din po ito mga kaibigan at saka sa ating taga-subaybay sa mga mahilig sa mga debate mga kaibigan. Ako po si Papa Dritz ay isang ordinaryong membro po ng Seventh-day Adventist. Ay ako po ay isang ordinaryo lang din na negosyante mga kaibigan. At saka galing din tayo sa Cebu at saka nandito na tayo ngayon sa Davao mga kaibigan, sa Durian capital of the Philippines, sa Davao City. Ako po si Papa Dredd, so welcome and welcome po kayo sa ating debate ngayon. At balik sa iyo Brother Gerard. Yes, thank you very much, Brother Rich. Yun po si Brother Rich mula sa Seventh-day Adventist. So, bigay naman rin ngayon kay Bro Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Good evening sa lahat. Magandang gabi. At maraming salamat sa Diyos. At muli na naman kaming nagkatagpo ni Brad John J. Luares, kaibigin ko na taga Cebu. Ngayon sa Batista siya din noong araw na nagkatalakayan din kami doon sa Plaza Independencia, Cebu City. At kay Brad Ross Kasona, ang ating head and chief admin. Maraming salamat Brad Ross sa pinanglakad mo kami sa aming napag-usapang debate ngayong gabi kahit na postpone na ito. No? Tapos sa ating mga kaibigan dito, mga watchers at listeners at viewers, tulad kay Brad Junji, sana maasahan natin na marami tayong matutunan sa gabing ito. Kaya makinig kayong mabuti at maigi, mag-reflect, and then review our debate. Tapos, ang pakay ko dito, Badros at Padjunji, at sa lahat ng listeners at viewers ng PDA, ay hindi po para manira sa Sabadista o ikondina si Badjunji o kahit na nanong reliyon. Yun ang paninggigan ko. Hindi po ako dito magdedebate to condemn them to hell, no? Na ikondina sila ng impyerno, hindi baligtas. Kasi hindi po ako Diyos. Tapos second point, na gusto ko lang ibahagi ang katotohanan ng taglay na simbahan ang Katoliko. No? Without forcing anybody, hindi natin ipilit, hindi tayo magalit, pag hindi tanggapin. Basta napahayag natin because debate is a way of preaching the truth. No? Pagdepensa sa pagtatanggol sa katotohanan at pananampalataya,
tapos pag-preach din, no? Pag-wali sa pamagkulungan. Hanggang dito lang, magandang gabi ulit. Maraming salamat. Brother Ross? Yes, Brother Alvin and Brother Dritz. So, bago natin umpisahan, nais muna namin ipaalam sa inyo na welcome po kung sino mang ang magpa-schedule, no? So, ang ating PDA ngayon is going international. Sana magtuloy-tuloy po ito. So, maraming salamat sa nag-follow. At kung yung mga viewers natin na hindi pa nagpa-follow, sana naman mag-follow na po kayo. Pakiusap po. So, bigay natin ngayon ang 10 minuto para kay sa ating affirmative side na si Brother Dritz Luares mula sa Seventh-day Adventist. So, hindi po natin muna gagamitin dito, Brother Dritz, yung rules ng debate natin sa yung new rules. Meron tayong new rules kasi for international lang yun, no? So, dito sa atin, same pa rin yung gagamitin natin. Pero pwede kayong mag-request kung gusto nyong tasan yung time limit. Pero as of now, so nasa 10 minutes po tayo. Brother Dritz, ang topic na inyong pag-uusapan, patutunayan ng Seventh-day Adventist, na ang creation sa Genesis ay literal days. Brother Dritz, ikaw yung affirmative side dito. So, 10 minutes, Brother Dritz. Hi, once again, good evening mga kaibigan. Supposed to be itong talakayan na to, mga kaibigan, ay isang na pwede ding sabihin natin, this is the debate of the century, mga kaibigan, versus creationism, creationist, at saka old earth, at saka young earth, at saka creation versus evolution, creation versus Big Bang Theory, mga kaibigan, ay matagal na po yan na debate na yan, mga kaibigan. So ang paksa natin ngayon at patutunayan within na 10 minutes lang po, mga kapatid, ito pong isang argumento, mga kaibigan, na the creation week, oh, the creation week is a literal talaga yun, mga kaibigan, in the book of Genesis, mga kapatid. Because the creation week story, mga kaibigan, isa po itong paksa na ating talakayan ngayon, mga kapatid, na ito po ay isang literal, mga kaibigan. Ay napaka minsan ako po ay magiging sad din tayo, mga kaibigan, kasi even in the Christian world, mga kaibigan, naniniwala sa Diyos in the Christian world. Mayroon pong sikta, mayroon pong grupo, especially sa ating kaibigan siguro sa ng Roman Catholic Church, Brother Alvin, na nag-deny sa literal creation week. Mayroon naman din tayong mga patutuo na ibang mga scholars ng Catholic at saka mga church fathers na nag-prove sa young earth principle, mga kapatid. Isa sa ating patutuo, mga kaibigan, na ito pong tinatawag na creation week, mga kaibigan, ay it is a literal in sense, no? Gusto kong i-quote ang itong sinabi ng isang geologist, mga kaibigan, na si Dr. Thierry Montinson. Sabi niya dito, mga kaibigan, Dr. Thierry Montinson holds and isang PhD po sa history ng geology. Sabi niya, when we look carefully at Genesis 1 in Hebrew or even in English, it is clear that God created everything in 6 literal 24-hour days, mga kaibigan. Ito po ay sabi ng isang geologist, no?
mga kaibigan, na even sa external reference ay mapapatunayan natin na nagsabi siya na ang creation story in the book of Genesis, mga kaibigan, is a literal 24 hours, 6 literal days, mga kaibigan. No? Ay papatunayan po yan natin based din sa internal reference na ito pong creation story in the book of Genesis, no? D1, D2, D3, hanggang D7, mga kaibigan, D6, ay nakumply po ito lahat, nagawa po ito lahat, itong physical world, mga kapatid, based on tinatawag na literal days, not a long period of time, mga kaibigan. Mayroon tayong mga patutuo dyan, at ang tinatawag na day and night or light and darkness is very definite literal days, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, yung tinatawag na weekly cycle po, mga kaibigan, yung tinatawag ng cycle weekly song, no, based sa kanyang mga tinatawag na generation to generation, week, no, tinatawag ng the reckoning of days. The reckoning days in a reckoning, how to reckon a single day in a Jewish reckoning, ay tinatawag yan, mga kaibigan, there is Irib at saka there is Bukir. Ibig sabihin, mayroong Irib, night, mayroong tinatawag na night, at saka mayroong tinatawag na day. And that is 24 hours, mga kaibigan. D1, D2, D3, D4, D5, hanggang D6, 6 literal days, mga kaibigan. Yan, tinatawag na reckoning of days, mga kapatid, nagiging week, no? At saka yung weekly cycle, mga kaibigan, yung tinatawag na cycle week reason, mga kapatid, ay mayroong mababasa po sa biblical reference, mga kaibigan, in the book of Exodus chapter 20, verse 8 to 11. On 6 days, God, in 6 days, mabasa yun sa Biblia, mga kaibigan, in the book of Genesis, in Exodus, chapter, tingnan natin, in the book of Exodus, mga kaibigan, no, sabi dito, 4 minutes. Wow, 4 minutes lang, ang dalilali lang sa oras, mga kaibigan, no? Exodus chapter 20, verse 8, 4 and 6 days, God ended His work, mga kaibigan. So, kinoconfirm po yan, no? Sa book of Exodus, in Exodus chapter 20, verse 8, na that is literal 6 days talaga yan, mga kapatid. And in Exodus chapter 31, verse 15 to 16, in 6 days of creation, kinukonfirm din yan sa Exodus chapter 31, at kinukonfirm din yan, mga kaibigan, yung cycle of weeks, no? The cycle of weeks, mga kapatid, sa Exodus chapter 16, mga kaibigan. So, ibig sabihin, an internal reference, mga kaibigan, sa loob ng Biblia, ay marami po tayong mga referensya nagpapatunay yung tinatawag na weekly cycle, at saka nagiging lunar month, no, nagiging from weekly cycle, mayroon tinatawag na lunar reason. Based on lunar, mayroon talaga siyang cycle of the lunar reckoning. Then from lunar reckoning, mga kaibigan, mayroong tinatawag na solar reason, solar reckoning, the revolution of the earth, mga kaibigan, around the sun, yung yearly po, mga
mga kapatid. Doon yung nagsimula, no? Doon yung nagsimula, mga kaibigan, yung tinatawag na weekly cycle, yung weekly creation in the book of Genesis, mga kapatid. Kung titignan natin itong sinasabi ko, kinoconfirm yan ng mga tinatawag mga historian, mga kaibigan, according to Horne's Introduction, Volume 1, page 69, sinabi dito, mga kapatid, that one of the most striking collateral confirmation of the Mosaic history of the creation is the general adoption of division of times into weeks, which extend from the Christian state of Europe, remote shore of Hindustan, doon sa Egyptian, Chinese, Greek, Hebrews, Romans, Northern Barbarians, nations, nag-adopt sa tinatawag na creation week story, mga kapatid. Saan po sila kumuha ng tinatawag na creation na cycle of weeks? Doon po in the book of Genesis. Doon po sa Exodus chapter 20 verse 8, 6 days, at saka mayroong 7th day cycle, the cycle of weeks, mga kaibigan. Kaya nga ay sa ngayong gabi, mga kapatid, isa sa ating patutuo na literal talaga yun ang tinatawag na weekly cycle, mga kaibigan, dahil sa tinatawag na yom in Hebrew, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng yom, yung day? Sabi ng isang rabay, mga kapatid, according to the rabbi, sabi dito, the meaning of day or yom in Hebrew during the creation week tells us that the term day referred to a duration of time, and that duration was 24 hours regardless of whether or not there was a sun. Those fixed 6 days, we are told, were no longer than 6 days of our work week. Sabi ito, ang nagsabi dito, mga kaibigan, si Rabbi Kalman Takus, mga kapatid. So, pinapatunayan in a rabbinic literature, ay pinapatunayan talaga yung week creation ng Book of Genesis ay purely literal and times physical, literal talaga, mga kapatid. Okay. Yan, thank you very much. Yan po si Brother Dritz Loares sa kanyang presentation dito sa topic na kanyang napagkasunduan, patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal day. So bigay natin ngayon kay Brother Alvin Gitamundo ang 7 minutes for the cross-examination. Brother Alvin? Okay, thank you very much, Brother Ross, at ating kaibigan, si Brother Junji Loares. Dito ka tayo ngayon sa first cross-examination. Ang unang tanong ko sa iyo, Brother Junji, alam mo ba na yung sa Genesis Kapitulo 1 at Genesis Kapitulo 2, yung 7 araw dyan sa creation na nabanggit, may mga araw, evening and morning, 1 day, 2 day, hanggang 6 day, i-summarize dyan sa isang talata dyan, sa Genesis pa rin, na isang araw lang yan sa Diyos. Yung 7 araw dyan, isang araw lang sa Diyos, nagawa niya lahat. Yes or no, alam mo? Abro Junji, nakamute kaya ka? Nakamute si Abro Junji. Hello, ang alam natin, mga kaibigan, ay magluno po ako sa tanong ng ating kaibigan nga si Alvin, kasi ang the book of Genesis chapter 1 is literal talaga yun, na sinabi ng Diyos, there is let there be light, and there was light. At yung first day na yun ay tinatawag na yung ikad. First day, ang yung na yun. Next question. Sabi ng isang rabay, next question, ay literal creation week talaga yun, mga kapatid. Una, ang sunod mo na tanong, hindi mo pala alam ba, Junji, yung talata, letra po letra,
na isang araw, nagawa na ng Diyos ang lahat ng mga bagay, yung tinutukoy sa 7 days sa Genesis chapter 1. Hindi mo pala alam yun, letra po letra, merong ganun. Yes or no? No, nag-noon ako, kaibigan Alvin. Kasi ang Genesis chapter 1, hindi yan isang araw, mga kapatid. Yung tinutukoy niya siguro ay yung sa Genesis chapter 2 verse 4 ay mali po ang ating mali po ang pag-intindi niyo diyan na isang araw lang yon. Next mga question. Mga kaibigan, may reference po tayo sa inyong Catholic commentary. Maraming salamat naman at nabanggit mo sa sagot mo sa premise mo na yung Genesis 2:4. As a premise moderator, basahin ko muna yung talata tapos itanong ko kay Brad John G. Genesis 2:4, Duwayrans version at babasahin ko, English version. These are the generations of the heaven and the earth when they were created in the day that the Lord God made the heaven and the earth. So ang tanong ko sa iba, Junji, itong letra po, letra na singular lang itong day that the Lord God created and made heaven and earth, single lang, hindi naman sinabi days o 7 days, may letra 7 o plural with S, days. So ngayon, tatanggapin mo to letra po, letra, na singular lang to na day, ginawa ng Diyos ang lahat ng kanilang nagawa sa Genesis 1, yes or no? Yes, yung word na singular day diyan sa mabasa sa Genesis chapter 2 verse 4 ay hindi sinabi na in one day ginawa ng Diyos ang sanlibutan mga kaibigan. You referred in the day. Ibig sabihin that is the creative works of God in succeeding days. Yan po ang ibig sabihin yan. May patutunay tayo sa mga komentary ng mga Katolik dyan. Hindi yan next talaga question. Literal na one day. Ba, Junji? Sabi mo, inamin mo, as a premise mo na moderator, narinig naman natin, yan ang singular yung day dito. Hindi plural na day, singular day. So ang tanong ko sa'yo, yung singular na day, ilang, how many yun? Isa o sobra sa isa? Alin sa dalawa? Ibig sabihin, yung singular in the day, yung word in the day, referred po yan sa succeeding days na paggawa ng Diyos. Hindi sinabi sa talata sa Genesis chapter 2 verse 4 na just in one day, ginawa niya ang sanlibutan, mga kaibigan. Mali po ang ating pag-interpreta. Mayroon tayong mababasa dyan na referensya sa inyong commentary, Brother Arvin. Hindi yan literal talaga na isang araw lang ginawa ng Diyos. Sabi mo, succeeding days, maraming days, succeeding, kahit walang mababasa dito letra po letra, yun pa rin ang paninindigan mo na imbis na days, singular, inamin mo kanina, tapos ngayon, ang dagdag sa sagot mo sa premise, succeeding days, na ito sinabi succeeding days, saan dito sa talata ang succeeding days? Yung sa Genesis chapter 2 verse 4 ay tinutukoy mo dyan na Brother Alvin na inunahan na kita dyan sa Genesis chapter 2 verse 4. Yung in the day yan, that is referred sa creative works of God in succeeding days. Hindi sinabi ng Biblia sa Genesis chapter 2 verse 4. Yes, katapain mo na, objection. So, katapain natin yung time. Ano yung objection, Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator Bedros, ang objection ko, kasi naghanap ako sa kanya yung sinabi niya na succeeding days daw. Lumabas, marami na, plural na kayo, may succeeding na, may days pa. Saan yun dito sa talata? Dapat sana ibasahin ni Badjunji kung mayroon ba, kung wala. Aminin niya kung walang letra po letra, kasi ang demand ko, Moderator, letra po letra, either sa talata or sa context ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Referring ba yan sa Genesis chapter 2, Brother Alvin? Yes, Badros. Okay, Genesis chapter counter. Counter, Brother Alvin. Yes, contradiction, Brother Ross. Sinasagot naman natin siya ang hinihingi niya, Brother Ross. Hindi niya pwedeng pigilan. Ano po ang interpretation ko
sa versikulo na yan. Ini yung categorical question ay sinagot naman natin, mga kapatid. Hindi pa pwedeng sa kayunan ko siya sa kanyang interpretasyon na yan. Okay, moderator's concern. So, since na sumasagot naman Brother Alvin, although hindi matanggap ni Brother Alvin, so proceed na lang tayo sa next question, Brother Alvin. Next question, Junji, kahit walang mababasa letra po letra na succeeding days, ginawa kong plural yung singular day, walang mababasa sa letra po letra, tapos sabi mo, interpretation mo lang pala. So, ibig sabihin ngayon, sa amin sa Katoliko, in the day, singular day, letra po letra sa amin, walang interpretation. Tapos sa iyo pala, succeeding days, interpretation yung pala sa Badista. So, saan ngayon ang ating pipiliin? Ang tama, ang day na ginawa ng Diyos ito, letra po letra, itong inamin namin Katoliko, aral namin, o sa inyo, na yung day, ginawa niyong succeeding days na marami. Ang isa, ginawa niyong marami. Saan sa dalawa? Ang itong letra po letra, yung interpretation mo. Ay, ito po, letra po letra sa Genesis chapter 2, verse 4, mga kaibigan, ay masabi natin yan, yung sa Genesis chapter 2, verse 4, hindi sinabi, just in one day, ginawa niya ang sanlibutan. Hindi po ganoon, mga kaibigan. Remember that Genesis chapter, mayroon siyang presenting na creation story. Yung tinatawag na in the day. Tingnan mo ang, next question? Sige po. Next question, ang letra po letra dito sa premise, Genesis 2:4, in the day. So within that day, the Lord God made the heaven and the earth. So ngayon, Brad Junji, ipapatuloy mo pa rin yung pagliligaw mo sa amin at paglilis mo kahit letra po letra, yung paggawa niya sa langit at lupa, doon sa araw na yun, let mismo sa Genesis 2:4, ipapatuloy mo pa rin yung kasunungalingan mong interpretasyon na succeeding days, wala naman mabasa, tapos labas na pala yun sa araw ng paggawa ng Diyos sa langit at lupa. Papatuloy mong kasunungalingan mo, yes or no? No, hindi tayo nagsinungaling. Baka tayo po ay mali ang interpretation natin dyan na Brother Alvin, kasi mayroon tayong komentary ng Catholic komentary sa inyong sa Biblia niyo mismo ay hindi yan literido na one day lang talaga ginawa ang Diyos ang sanlibutan. Hindi po ganun. Mga kaibigan, lagtas ko yan mamaya. Time's up, Brother Alvin. Time's up. Time up. So, medyo uminit. Saglit. Okay, maraming salamat. No? Yun po ang first cross-examination dito sa debate na ang kanilang topic ay patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal days. So, Brother Alvin, 10 minutes for the negative stand, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Badros, ang ating head and chief admin sa PDA, Philippine Debaters Association, at sa ating kaibigan naman na Sabadista, si Brad Junji Luares, sa aming talakay ngayong gabi. Napatunayan niya sa affirmative na yung day dito sa Genesis 1 and 2, sa days of creation, ay literal days, no? Ibig sabihin, 24 hours period, yung isang araw. Ayun, dito naman ako sa negative side sa Roman Catholic Church. Tututol ako as negative. So, ang batayan ko, letra po letra sa Genesis 2:4. Sabi ni Brad Junji, mali yung interpretation niyo, Brad Alvin. Narinig niyo ba, mga kapatid, that did I interpret? No! Isa ka na si Brad Junji, inamin niya. Interpretation namin, Brad Alvin, interpretation ko. O ngayon, kontra ngayon, ang letra po letra tinanggap ng Katoliko. Anong letra po letra tinanggap ng Katoliko? Genesis 2:4. Wala kang interpretation. In the day, singular. Hindi na-interpret yan. Hindi yan days. Singular, hindi na plural. O, napaloob sa araw na yan, that the Lord God made the heaven and the earth. Letra po letra, ting ginagamp namin, hindi namin dinagdagan. Oh, walang interpretation ng Katoliko, letra po letra, based on this verse, Genesis 2:4. Isa kanya interpretation. Eh, bagsak yung interpretation. Bakit i-interpret mo lang succeeding days? E-day lang to. Tapos sa paloob dito sa isang araw sa ng Diyos,
yung paggawa ng langit at lupa, Genesis 2:4. O mga listeners and viewers, paki-review nyo. Kaya ginawa ko lang itong isang talata ang cross-examine ko within 7 minutes kasi easy at chicken naman ito na topic eh. Madali lang tumabuwal dito at matumba si Brad Junji. Kaya nga dito ng resulta sa cross-examination, nabuwal ka agad eh. Dito isang talata lang. O hindi niya napansin, hindi ko rin in-interpret, let pa kulit pa din sa talatang 4, Genesis 2:4, sa first phrase, pansinin nyo. These are the generations of the heaven and the earth. Mga henerasyon pala, ibig sabihin matagal na panahon mula sa Big Bang sa science na nag-develop pa ang mga galaxies. Tapos ang universe, development of universe, composed of galaxies, composed of dito sa mga planets, suns, stars, moons, etc. At yung mga asteroids, it will develop hindi isang oras, 24 hours. Kaya tama to, generations of the heaven and the earth. Kahit nga ng earth eh. Kahit nga sabihin mo young earth. Young earth, nagsabi ba isang araw, nagawa ang sanlibutan, ang mundo? Sabi ba ng Seventh Adventist, ang young earth creationism is 24 hours? Meron mga scientifico niyan. Eh ako, graduate ako ng base biology sa UP, University of the Philippines, walang ganyan. Uy, Dachunji, historian lang na ng mga sabadista, ang earth nagaba within 24 days. At 24 hours, one day. Eh, kahit nga ang moon, hindi na nga nagawa. Maliit-maliit na yung moon kaysa earth. Pati yung mga asteroids, maliliit na yun. Sa space, hindi nga magawa yun within 24 hours, eh, one day. Hello, narinig ba ako, Brother Robin? Yes, Badros, kasi may lumabas kanina mga sound dyan. Pakimute naman sa mga kasamahan natin dyan, ha, bagong pasok. Check ko muna yung mga nandito, ha, Brother Robin, ha? Sandali lang. Okay, maraming sounds pumapasok. Okay. Check ko muna. Okay, nakamute na ako ng lahat. Yung mga papasok pala, pagpasok mo nyo, i-mute nyo na kagad yung inyong anak kayo sa plan. No? So, tuloy tayo, Brother Alvin. Check yung time remaining mo. Naka-post yun nung marinig ko yung ingay. Kaso lang, medyo na-mute pala ako, nakalimutan. 6 minutes and 42 seconds, Brother Alvin. Sa Tagalog, King James to Tagalog version na ginagamit ko, mas malinaw at maliwanag. Genesis 2:4, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. So pinangyarihan dito sa King James English at the way rhymes, generations, plural, hindi lang generation, generations, plural pa. Yun yung tagal ng panahon na pinangyarihan ng langit at ng lupa, ng likhain noong araw. So noong araw, hindi succeeding days to pagkatapos ng paglika 7 days sa Sabat. Hindi to succeeding days eh, nagsinungaling ito si Brad Junji eh. Niloko tayo dito, maliwanag dito eh. Noong likhain, noong araw, so noong araw mismo nito na single day, noong araw, hindi, noong mga 7 araw, walang sinabing ganyan. O noong mga araw, plural, walang sinabing ganyan. So talagang yung to singular, in the Hebrew and Aramaic, yung singular, nagawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Eh, lupa nga mahirap ito gawin ng sanlibutan 24 hours, isang araw lang. Ilalo pa langit, heavens, madali ba yan gawin, ang Milky Way? O, ang ating galaxy, Andromeda galaxy, ibang galaxy, maraming galaxy, thousands of galaxies in the universe. Kaya ang generations eh. So, si pipilit natin, young creation, earth, o old earth. Ma-old earth, umayang earth, more than 24 hours yan. Earth pa lang, hindi pa kasama ang universe, ang heaven. Genesis 2:4. O, napakaliwanag dyan. So, na-bisto na agad ang
kabuluanan ng aral ng Seventh Adventist. Kaya maling aral ng Seventh Adventist kasi nag-interpret ng interpret lang eh. 2 Peter 1:20, all of the scriptures is not for private interpretation. Ibig sabihin, anong letra dyan? Literal mo yan babasahin, hindi mo na yan i-interpret. Kasi maliwanag naman ng araw eh. Kasi araw kasi yan ng Diyos, hindi yan 24 hours na araw ng tao. Bakit nasabi ko? Kasi kung 24 hours yan, merong sasabihin dyan may oras na nag-umpisa ang Diyos sa oras na ganito, sa unang oras. E wala naman eh. Natapos ang Diyos sa huling araw. E wala naman eh. Walang puso, walang araw. Oh, wala naman. Walang petsa. E wala naman. Wala literal. Kasi kung araw na literal, may palibago na dito. Cut mo natin. May puso na. Brother Alvin, pakisuyo lang yung papasok. Pakimute ka agad. Ano? So, isara ko muna Brother Alvin para wala na makapasok. Sandali lang ha. Gugulo tayo sa ingay ng mga ano, pumapasok. Hindi marunong mag-mute. So, check natin yung time mo na natira. 4 minutes and 28 seconds. Brother Alvin, resume. Okay, so dito sa preceding verses of chapter 2, verse 1 to 3, dito rin, prueba ko rin to na hindi literal days. So the heavens and the earth were finished, and all the furniture of them. Verse 2, and on the seventh day, God ended His work which He had made. Sinabi ba anong oras nag-rest ang Diyos sa seventh day? Kung 24 hours to, unang oras nag-rest na agad. Sinabi ba dito? Kung 24 hours to literal, walang ang evening dito sa 7th day eh, na Shabbat. Walang 24 hours dito kasi, bakit? Kasi walang evening. Paano mo mag 12 hours yun, di ba, ang gabi? 12 hours din ang araw, ang umaga. Hanggang hapon, 12 hours din. I-divide mo yung 24 hours sa day 12. Kalahati, katunga. So 12 din kaoras ang gabi, ang itngit, ang madilim. Eh, wala dito morning and evening, the seventh day. Napakaliwag lang dyan, hindi nag-interpret ang Katoliko, puro letra po letra sa amin. And He blessed the seventh day and sanctified it. Hindi dito 24 hours, because in it He had rested from all His work which God created and made. Yung Diyos ba mag-create, ang mag-rest 24 hours lang? Tapos after 24 hours, the seventh day, the eighth day, eh gumawa na naman ang Diyos kasi hanggang dito lang ang rest. Eh, nag-rest na ng Diyos. From that time of creation, natapos na. Rest na siya forever. Tapos sabihin mo, 24 hours. Kaya nga, yung 7 days na creation, 6 days actually lang yun, physically. 3 minutes. Summarize into 1 day lang sa Genesis 2:4. These are the generations, King James Version, Douay-Rheims version, generation, generations with letter S. Hindi ako nungluloko dito, letra po letra to. Wala kami interpretasyon dito. Kasi bawal, 2 Peter 1:20. Kasi dito, when they were created, lahat, heavens and the earth, generations, mga generation daw, eh may generation ba na isang araw lang, o pito lang uwanin, in the day, sa araw na yun, na ang Panginoong Diyos ay gumawa niya, ginawa niya at linika ang langit at ang lupa, Genesis 2:4. Eh, bagsak na bagsak na agad si Brad Junje, paano na ito niya matututunan ngayon? Eh ngayon, sa New Testament, kasi ang New Testament will interpret the Old Testament. How did the New Testament interpret the Old? Yung kay Junje ba, literal 24 hours sa Sabadista? Eh, mali. Si St. Luke at si St. Paul, nagtulungan ng pagsulat ng gawa ng mga apostol, History of the Christian Church, in Acts chapter 17, verse 26, ganito nakasulat. And He hath made of one blood, ibig sabihin Adam, all nations of men for to dwell on all the face of the earth, King James Version to, and hath determined the times before appointed, plural times, was amplified Bible. And He made from one common origin, one source, one blood, meaning Adam and Eve, all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time. So paggawa ng ibon, allotted periods of time, periods of time, isang araw, ang ibon, isang araw.
O lahat ng mga hayop. Hindi eh. Iba-iba silang periods of time, hindi sila buy. At hindi sila buy sa isang 24 hours period. Wala sinabi ganyan. Allotted periods of time, let na pulitin, based on the Greek scriptures, Acts 17:26, Amplified Version, King James Version, kay June D. Suarez, Luarez, zero pa eh. Sa akin, dalawa ng ano dito, Bible Version, napakaliwanag dyan. Living New Testament at Revised Standard Version, ganito rin. Sabi dito, and he made one, meaning one man, every nation of men, to live on the face of the earth, having determined allotted periods. Oh, marami nga, allotted periods eh. Kaya yun nga, generations, sa Genesis 2:4, many generations, ibig sabihin mga henerasyon, isang henerasyon nga, hindi ka pwede 24 hours at 6 days eh. Lalo na nga, mga henerasyon, meaning matagal pa. Kaya nga may proibang science, based on the earth, old earth or young earth, hindi pwede, ano lang, 7,000 years pinaka latest na old earth or young earth, pero hindi pwede 24 hours. E nagdadalgal to si Brad Junji about old earth and young earth, hindi pala alam ano yun. Scientifically, at about sa physics, sa geology, paggawa ng Diyos ng lupa, hindi 24 hours. Ilang ganyan ba dyan dyan sa physics, sa geology, mag-aral ka? Yes. Tapos sabihin po, huwag tayong scholastic. Eh, dapat tayong scholastic based on science din. Yes, Brother Alvin. Time na? Yes. Brother Jandi, pakibukas ng camera para upisa natin yung cross-examination. Okay, so since nakabukas na yung camera ni Brother John J, parehong mga gwapo ito. Kakalbo na lang. Pareho kami tatlo dito. Okay, Brother John J, 7 minutes for the cross-examination. Yes, unang tanong, kaibigang Alben, no? Hindi ako mag-ano sa'yo kasi kaibigan kita. Unang tanong, Brother Alben, ay since ang ating topic ay papatunayan natin ay literal ang creation week, 6 days creation week, ay tinututulan mo na hindi siya literal. Ano po pala para sa'yo, Brother Alben? Pag hindi siya literal, ano siya? Oh, hindi siya literal. Kasi ang mababasa natin sa gawa 17:26, periods of time. Ibig sabihin ng periods of time in geology and physics at scientifically, ibig sabihin na hindi 24 hours period ng periods of time. Matagal yung panahon. Sa Genesis 2:4, letra po letra, generations, mga henerasyon. Walang henerasyon within 24 hours or one day. Henerasyon yung age ng mga tao, ng matagal. More than one day. Next question, Brother Jandi. Oh, next question, sabi mo, Brother Alvin, ay hindi siya literal, long period of time. Tanong, Brother Alvin, when, according to the book of Genesis chapter 1, ay nilalang ng Diyos ang plants, Brother Alvin, if base sa siyensya, Brother Arvin, if hindi siya literal days, paano mag-survive ang plants within long period of time without the sun? Sige nga, Brother Arvin. Oh, sagot ko sa iyo. Mag-survive kasi umuna naman ang sun before sa animals at plants eh. Oh, dito nga sa Genesis 2, ang binabasa mo kasi Genesis chapter 1. Ang Genesis chapter 2, inuna dito naman ang mga plants, so may araw na. So, ikaw ang nagkamali ng interpretation. Objection, Mr. Moderator. Yes, tatatayin tayo. Yung tanong natin, hindi sa Genesis chapter 2, wag tayong mag... Mr. Moderator, objection, no? Yes, objection. Yes, ang tanong natin, Mr. Moderator, hindi sa Genesis chapter 2,
Hindi, wag siya magdala dun kasi hindi yun ang tanong natin. So, ang specific mo na tanong, sabi mo kasi long period of time, mga kaibigan. So, kung hindi siya literal days, Brother Alvin, paano mag-survive ang plants without the sun in a long period of time? Based on science, Brother Alvin. Okay, may scientific. Yes, may counter, Brother Alvin. Kasi moderator, buong Bible tayo, 2 Timothy 3:15, 16, 17, wala naman tayong rules na kung isang kapitulo lang, yun lang ang mag-interpret o magpaliwanag sa isang kapitulo, isang versikulo. Biblical nga tayo through the Bible, moderator. Kaya ang sagot ko sa kanya, mali yung order niya dyan sa Genesis 1. Kaya hindi na nalaman ang order ng Genesis 2 na meron na munang sun bago pa yung mga tanim. Okay. Ito'y ipo-sumpin natin. Okay, Brother Alvin, Brother Trit. So, ang sagot ni Brother Alvin is contextual. Tama ba, yes. Brother Alvin? Okay, Brother Trit. So, since na medyo hindi mo nagustuhan yung sagot ni Brother Alvin, so wala tayong magagawa dyan kasi yun yung sagot niya. So, next question tayo, Brother Alvin. 4 minutes and 42 seconds remaining tayo. Next question, Brother Alvin. Follow-up question. Okay, okay na ba? Next question, Brother Alvin. Sabi mo kasi naunang ginawa ang sun. Saan mabasa yung Brother Alvin? Kahit sa comics. Saan yung mabasa? Hindi po sa comics. Naunang ginawa ang sun. Maging seryoso tayo okay. Dito. Hindi po sa comics. Kasi alapag hindi po sa'yo. Cut na tayo. Okay, oh, okay. Moderators, hold on, hold on, hold on. Brother Dritz, Brother Alvin, hold on muna. No? Naka-cut yung time natin, 4 minutes. Objection ka, Brother Alvin. Sandali lang, Brother Dritz. Sandali lang, Brother Dritz. Hold on tayo. 4 minutes and 33 seconds. No? So, nakita ko yung diferensya na inaano ni Brother Alvin, yung side comment. Although, same naman din, to be fair, same din naman si Brother Alvin, meron ding mga side comments, no? So, pero as of now, dapat nating iwasan yung side comments. Direct question lang po muna tayo. Okay lang ba, Brother Dritz? Yes, pasok yan sa aking question, Mr. Moderator. Yes, yes. At ang moderator, yung side comment. Although, same naman kayong dalawa eh. Pareho kayong merong side comment. Una tayong kakabigin sa inyong dalawa, to be fair, no? As of now, patuloy tayo, iwasan na muna natin yung side comment, both debaters, okay? 4 okay, minutes and 30. Thank you so much, I stand to be corrected, Mr. Moderator. Okay, 4 minutes okay, and 30. Okay, ganito na lang, simple na natanong, Brother Alvin. Saan, litra for litrang mabasa, Brother Alvin? Kasabi mo kasi ang pag-aral ng Biblia, may objection ako, Brother Alvin. Okay, cut na tayo muna. Mayroong objection si Brother Alvin. Brother Alvin? Na-notice ko, moderator, na dalawa ng tanong niya na hindi mo ako pinatapos sa oras ko sa 20 seconds. O lalabas dito, parang yun siyang magtatanong, tapos may objection. Pagkatapos ng objection, tanong lang tatanong naman. Parang wala na ako ditong rule. Hindi, pasensya na, Brother Alvin, kung yun ang nakikita mo. Kanina kasi nag-object si Brother Dritz, then binigyan kita ng counter-objection. Yung counter-objection mo kasi, nakita ng moderator na answer na din sa question. Kaya hindi nga lang ko na moderator kasi sumapaw siya. Pag magsagot ako, mag-object agad siya. So hindi natapos yung sagot ko. Okay, so okay. May delay pa ako. Okay, balikan natin yung question na hindi mo nasagot. Ano yung question na hindi nasagot? Yung sinabi niya, saan daw sa Biblia dito o sa comics ba daw na nauna yung araw, ang order? Ito nga ang Genesis 2:1 hanggang 5. O, pagka-5, natapos na yung araw at ang lupa at ang langit. And every plant of the field before it sprang up on the earth. So may earth na, may araw na, nag-sprang up yung plant. E iba namang order sa Genesis 2, yun nag-interpret sa Genesis 1. Kaya hindi nga literal yung Genesis 1 eh. Okay, okay. Okay, okay. Sandali lang. Hold on muna. Sandali lang, Brother Dritz. Yung objection ni Brother Alvin is sagot na rin sa tanong. Same lang. Okay, next question, Brother Dritz. Okay, para sa lungsod na mabuotong, Brother Alvin,
Liter for liter ang mabasa, anong bersikulo yun? Na ang son ay unang ginawa ng Diyos. Hindi lang son. Meron o wala? Meron. Hindi lang son. Makinig ka. Hindi to comics. Genesis 2:4-5. These are the generations of the heaven and the earth when they were created in the day, isang araw, singular, that the Lord God made the heaven and the earth. And verse 5, and every plant of the field, letra po letra yan, hindi interpretation. Isa yung interpretation, ikaw ang mali. Pero hindi literal na alaw, Genesis 1. Next uno, question. Brother Alvin, gusto ko itaya yung pagka-adventista ko. Kung may babasa kang letra po letra, ipabasa natin sa moderator. Brother Treats, no? Kasi dito sa PDA, pinagbawal na po namin yung mga challenges, no? So tapusin na po natin yung debate. Hindi po para sa inyong dalawa, kung hindi para po sa mga manonood. Marami po tayong ano ngayon, si JC Buenavista, Joy Socalcedo, si Doc Israel, Dudes Arisgado, Imi Alfonso, Benji Montecalvo, Aguila Eagles, sa iba na hindi ko pa na Harvey, hindi ko pa nabasa, no? So, ang debate ninyo ay hindi para lamang sa inyong dalawa, kundi para sa mga viewers na nanonood sa inyong mga debate. So, iwasan lang po muna natin yung challenges to stop the debate. So, move on tayo. Tuloy-tuloy yung debate natin. 3 minutes and 35 seconds. Next question, Brother Davis. Okay, next question, Brother Alvin. Since sabi mo kanina na ang Big Bang ay isang scientific, Brother Alvin. Okay na? Yes, no show. Okay. Sabi mo kanina, Brother Alvin, ang Big Bang ay isang scientific, Brother Alvin. Saan mabasa, Brother, kailan naging Big Bang theoretical ang isang, kailan naging scientific ang isang theoretical, Brother Alvin? Maliwanag. Science, mga scientifico, ang nagdiskubre sa teorya ng Big Bang, na ang mundo, ang universe ay galing sa Big Bang, na buo pa noon ang matter, tapos sumabog, nagkalat, naging galaxies, naging stars, naging planets, naging moons, naging asteroids, etc. Hindi yun magagawa sa 24 hours. Scientifically, in physics, question. Wala ako ba dito? Mr. Moderator, next question, Brother Alvin, sagutin po, nakikinig yung publiko, Brother Alvin, kailan naging scientific ang isang theoretical, Brother Alvin? Yes, kung kailan, sabihin ko sa iyo, this 20th century, na-discovery yan ng mga scientifico, na ang Big Bang, mas scientifico ha, na-discovery, hindi si Alvin Kitamundok, hindi pare, hindi Obispo. Mga scientifico nagsabi, kung nag-aral ka ng physics, ako nag-aral ako sa University of the Philippines. Mga scientifico nagsabi niya na theory yan, ang Big Bang, kung lahat ng matter, magkaisa pa noon, sumabog with energy na grabe. Next question. Kaya meron tayong mga galaxies, ang universe natin na yung gawang galaxies separated into planets, suns, etc. Next question, okay, next question, Brother Alvin. Ganito po, next question, Brother Alvin. Sabi mo kasi, theoretical, Brother Alvin. Paki-explain nga sa akin, ano yung word na, alam mo ba, Brother Alvin, na ang word na theorist ay isang hypothetical, hypothesis, ya? Alam mo yun o hindi? No, mali ka, kasi ang hypothesis is never proven. Ang theory is already proven, meron silang prueba. Kaya nga, tinatanggap na yun ngayon, unless disproven. Eh, hindi mo pa alam, hindi ka kasi biology graduate tulad ko sa University of the Philippines, eh. Wala ka sigurong natapos, Brad Luares. Next question. Sandali lang. Tatay mo na.
Sandali lang, Brother Alvin. Brother Alvin, Brother Alvin. Hold on. Sandali lang. Okay, Brother Dips. Brother Dips. Yes, Brother Dips. Hold on. Brother Dips, hold on muna, Brother Dips. Okay lang ba? Gaya na sabi ko kanina, iwasan natin yung side comment, ano? Okay lang ba, Brother Alvin, Brother Dritz? Pakiiwas na lang po yung side. Okay, next question. 1 minute. Okay, next question. Kung mabasa ko sa iyo, Brother Alvin, na ang isang theoretical ay isang, unapproved assumption, Brother Alvin. Aminin mo bang nagkamali ka? Kung mabasa ko sa iyo, wapoprove ko sa iyo na ang word theoretical ay isang unapproved assumption. Aminin mong nagkamali ka? Sabi mo, aminin mo bang nagkamali ka, Brother Alvin? Answer, no, hindi ko aminin kasi manluloko ka ngayon dyan sa babasahin mo. Kasi ang theory, may proof yan, scientifically. Hindi ituturo ng theory, kung hypothesis lang yan. Hindi mo nga alam lang hypothesis, hindi yan theory. May dictionary ako dito, huwag kang manloko. Ang theory, hindi yan hypothesis. Kasi ang theory, may proof yan, hindi yan assumption. Next question. Mr. Moderator, objection. Yes, at the time. Mahilig talaga sa side comment itong ating kaibigan. Hindi pa natin. Paano yan? Okay, pagod na lang yung tanong, no? Ganyan talaga ang ating kaibigan. Sandali lang. Nag-off cam si Brother Alvin. So, 9 seconds na lang, Brother Ritz. bigay mo na yung last question, Brother Ritz, for the 9 seconds. Okay, last question, Brother Alvin. Sino ang tama sa iyo, Brother Alvin? Itong Merriam-Webster Dictionary o ikaw? Ako, kasi dito sa aking Webster Universal Dictionary, ang theory with proof yan. Huwag kang manloko, wala kang dictionary dyan, cellphone lang dala mo. Sinadya mo manloko eh. Huwag kang manloko, Bradley Suarez. Nakakaya yung manluloko ka. Ako meron tayong hard copy dito, ikaw wala. Manloko ka talaga sadya. Okay, yun po, no? Pasensya na po. Medyo parang uminit tayo dito ngayon. So, inom muna tayo ng tubig para medyo mabawas-bawasan yung init. So, bigay natin relax ngayon. Relax. Bigay natin ngayon ang 10 minutes kay Brother Dritz. Nawala yata si Brother Dritz. Check ko muna. Brother Dritz? Okay. Pwede mag-inom muna ako ng tubig, Brother. Sige, Brother. May ubo ka sa ako. Sige. Magbasa muna tayo lang, okay lang. Brother Alvin, ha? Okay lang sa'yo. Sige. Paki-mute lang po yung mga bagong pasok. Okay, so yun naman po. Antayin lang po na muna natin si Brother Dritz kasi uminom lang ng tubig. Nabilao ka niyata doon sa mga ano, comments. Masyadong mainit. Greet lang natin yung mga nandito sa room pala. Si Brother Don. Sino ba ito? Si Adventista. Si Louie. Si Johnny. Oy, si Brother Robin. Ito yung kaibigan natin, ano? Brother Rocky. So, yun po, no? Mga nandito sa loob ng room. Kaya pasensya na yung, ano, mga... Na-close ko kasi yung room. Kasi kanina, may mga pumapasok na... ang tagal mag-mute. Pumasok si, ano, si Daniel kanina, hindi mute. Na-distract yung presentation kasi nasa presentation kasi. Okay lang sana yun, kapag kaya sa line of questioning, pwede naman yun. Basta yung mag-mute lang kaya. So, pasensya na muna dun sa mga hindi nakapasok. No? So, nais nung namin ipaalam no, sa mga viewers ng Philippine Debaters, yung PDA po natin ay gumaganda po, papunta na po tayo sa international level, no? So yung mga debatista dyan na gustong-gustong umakyat sa international level, paghandaan nyo na po.
At mag-message lang po kayo kay Brother Gerald Casros kung gusto niyong umakyat sa level ng international at hahanapan po natin kayo ng mga kadibati. Worldwide po ang ating plan sa PDA. So meron na po tayong mga taga-America, Morocco, meron tayong Pakistan, India. May mga pastor kasi sa India ngayon. Mga Christian na lang. So, siyempre mga Muslim, Islam. So marami po tayong ipapasok ng mga foreign debaters kasi medyo napapansin na rin nila ang Philippine debaters. So nagtatanong na rin sila kung ano pa ang mga platform daw na meron dito sa Pilipinas. So siguro pagka na-establish na namin yung PDA, magbibigay din naman tayo ng mga foreign debaters doon sa mga kapatid nating debate platform dito sa Pilipinas para makilala yung buong Pilipinas na mga debatista sa buong mundo. Yun yung goal ng Philippine Debaters Association. So sana po ay suportahan ninyo at pakipalo na lang po ang ating page ng Philippine Debaters Association. Maraming salamat po. So tayo natin si Brother Rocky, baka meron kang message habang nihintay natin si Brother Dips. Alam mo, sa totoo lang, ano, ang isa sa gusto ko sa international, na lumalaban na rin ito si Brother Alvin. Napakinggan ko yung laban niya dito sa Adventist Debater na si Koto. Maganda yung naging performance niya rin. Talagang nakakasabay ang Philippine Pinoy debater sa mga foreigner. Kaya okay, maganda yun. At kami sa team namin, Advent Biblical Ministry, support kami sa larang ganyan, Brother J-Rod, all the time. Basta ikaw, ano mo lang kami, papasok kami. Kaya nga ngayon, kita mo, halos karamihan team ko ang nandito sa loob, Brother J-Rod, napansin mo. Team natin lahat yan. Thank you very much. Okay. So walang problema doon bro, basta ikaw, no problem. O, bigay ko na sa iyo para mag-umbisa na. Okay, hindi na ba si Brother Dritz? Brother Robin, baka meron kang gusto mong sabihin, shout out yan, habang nihintay natin si Brother Dritz. Kumusta Brother Jero? Long time no see. Magandang gabi. Okay, bibigyan ko pa sana ng time yung iba kasi wala na ito kasi Brother Dritz nakapalag na. Okay, set natin yung 10 minutes rebuttal stand ni Brother Dritz Luarez ng Seventh-day Adventist. Brother Dritz, 10 minutes. Okay, once again, good evening mga kaibigan sa Visayas at saka Mindanao. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ay napakagandang talakayan ito mga kaibigan. Ay, Brother Alvin, hindi po ito pataasan ng resume, Brother Alvin, na hindi lang ako kakasal sa iyo, Brother Alvin, kung ano po yung resume ko. kasi hindi man tayo mangliit ng tao, Brother Alvin, no? Itinataas natin yung may mga argumento at saka respeto ko din sa iyo. mga kaibigan, ay bago pa lang sinalita ng kanyang bibig, no? Na ang isang Big Bang Theory, ginawa niyang scientific, mga kapatid. So, ang tanong ko ay, kailan nagiging scientific ang isang theoretical basis, mga kapatid? Ay, wala po. Sabi na, nang loko daw ako, mga kapatid. No? Tingnan natin ang ibig sabihin ng tinatawag na theory, mga kapatid. Ang sabi dito is a conjecture. Ano bang ibig sabihin ng conjectural? Conjecture, mga kaibigan. Eh, haka-haka po yan. Without evidence, without proof. At sabihin mong scientific ang Big Bang Theory.
Ako po, kailan nagiging scientific ang Big Bang, mga kaibigan? Wala po. Ang theory is a conjecture. Oh, tinanong ko sa kanina nga, sino pa ang namatama sa inyo? Ikaw, itong si Merriam-Webster, itong dictionary, mga kaibigan. Ay, sabi na siya daw. Sige, ibigay natin sa publiko nga siya daw ang tama, mga kaibigan. Pero sabi dito, abstract of truth is speculation. Speculation lang yan, mga kaibigan. kailan nagiging scientific na there is an organized creature through Big Bang? Naku po. Saan galing ang energy na yan? Kailan nagiging scientific ang organized world, the physical world, mga kaibigan, through Big Bang? Wala pong gano'n, Brother Alvin. Balikan mo yung professor mo kung sino nagturo sa'yo, kapatid Alvin. Mm-hmm. Sabi dito, an approved assumption. O sabi niya, tama siya. Okay lang. Hypothesis, assume to seek argument of investigation. Hypothetical. Mga kapatid, yung theories na yan, mga kaibigan. Kaya nga, sa gabing ito, ay rebuttal state ito, Brother ano, no? Brother Jiro. Oh, sabi niya kanina, gusto ko idein ito, ginawa daw ang sun, naunang ginawa ang sun, mga kaibigan. Naunang ginawa ang sun. Tapos nagtanong po tayo, kapatid, kung saan mabasa sa Kapitra, ay gumamit siya ng Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 1, 2, 4, hanggang 5, mga kapatid. Ay, ilang beses na tayo natin nabasa yan, Genesis chapter 2, ay walang mabasa ng ganun, Brother Alvin, is the Genesis chapter 2 is a narrative story sa nagawa doon sa Genesis chapter 1, kaibigan Alvin. Kaya nga, walang letra for letra mabasa na gano'n. Ay sabi niya, may mabasa daw. Ay, naku po. Wala pong gano'n, Brother Alvin. No? So, ang tanong ko kanina, kung totoo ang kanyang argumento na nagiging long period of time ang isang, yung period of time doon na sinabi na is a long period of time, ay naku po, hindi na yan walang pag-aral na ganun, mga kaibigan. Nasabi na isa daw siyang biology. Kaya nga nagtanong po tayo, biologist, I mean, mga kaibigan. No, nagtanong po tayo, mga kaibigan, if hindi siya literal, no, paano mag-survive sa long period of time ang plants? No? Nang sinabi pala ng Diyos, mga kapatid, na ang plants ay mutungha, mag-exist yung mga plants, ay it's a long period of time. Walang ganun, mga kaibigan. Walang. Kasi based on scientific, ma-praise po ang sanlibutan kung millions of years pa yan, kung thousands of years pa yan, mangyari, mga kaibigan. So wala talaga sa tinatawag na it is a rational, irrational talaga, kaibigan, ang argumento ng ating kaibigan, mga kapatid. Because ang creation story is not a literal, is not a long period of time, but a literal period of days, mga kaibigan.
Sinasabi ko nga sa ating referensya, four minutes. Thank you po. Sabi ni isang rabay, no? Ating ikot ito. Sabi dito mga kaibigan sa isang rabay, the meaning of day during creation week tells us that the term day or yom refers to a duration of time. Refers to a duration of time. And that duration was 24 hours. Oh, sabi ng rabay, mga kaibigan, based on rabbinical literature, regardless or whether or not there was a sun, mga kaibigan, those first 6 days, we are told, were no longer that 6 days on work days, but a continuous 6 days contained in all ages and all secrets of the universe. Sabi ni Rabbi Kalman Pakus, no? Ay napatutunayan talaga mga kaibigan based on external reference na that is literal period of time mga kaibigan, not a long period of time mga kapatid, no? Ito yung tinatawag na day and night, no? Ay mapapatunayan mo ba yun na indefinite period of time yun, yung day and night? Kailan nagiging indefinite period of time or long period of time ang day and night? According to the scriptures, mga kaibigan, may turo ba tayong ano dyan na scriptures na ganun ang interpretasyon, mga kapatid? Ay based on biblical, sabi sa mga Jewish, mga kapatid, no? Ay yung weekly cycle, yung lunar cycle, mga kapatid, yung kanilang yearly cycle ay nagpatuloy hanggang ngayon. Tingnan mo yung kalendaryo ng mga Hudyo, nasa 5,758 pa tayo ngayon. 58, tama. 5,000, based on lunar month. Saan din na lang binabasihan, mga kapatid? Doon po yun sa cycle of weeks na nagiging solar hanggang sa kanilang generasyon, mga kapatid. Itong ating mga kaibigan na tutulan talaga nila kasi gusto silang maka-escape doon sa seventh day, the Sabbath, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya na kinoconfirm ng Biblia sa book of Exodus chapter 20 verse 10 to 11 ay 6 days talaga yan, mga kapatid, no? Sayang na ang pwirma natin dito, mayroon tayong Jewish encyclopedia dito, mga kaibigan. So Genesis, hindi natin paspaso na lang dito, Genesis. Sabi dito, Genesis, the first book of the Bible, ito may Jewish encyclopedia, mga kapatid, ay the Hebrew name, Bereshit. Purpose of this book, given an account of the origin of Israel and the physical creation of the world. It is the beginning of the human history and civilization. Oh, mayroon pa sana tayong libro dito. Sabi niya, wala tayong libro. Oh, ito. Mamaya na lang ito sana siguro. Okay. Mamaya na lang ito sa ating conclusion, no? Naabutan talaga. Okay, so, siguro 15 minutes na yun. Paki-open, Brother Alvin, ng yung camera, Brother Alvin. Okay, so
check ko muna yung 7 minutes cross-examination dito sa rebuttal second stage. 7 minutes, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Brother Ross, ating moderator, at sa ating katunggaling ngayon, si Brother Jun G. Luares. Ang unang tanong ko sa iyo, Brother Jun G., para huwag tayong maglokuhan dito. Ako, meron akong hard copy dito, dalawang dictionary, para ma-showdown natin ito ngayon. Ikaw ba, may hard copy ka dyan? Sige nga, pakita. Ay, marami ako. Pakita mo muna sa amin ang hard copy mo, bago tayo Brother Alvin, yung hard copy mo yan, pwede kong makitingnan sa soft copy. Sige nga. Wala akong hard copy dito. Hindi man yan na objection, Mr. Kapatay mo na. Kapatay mo objection, Mr. Moderator. Yes. Nakuha ko na yung objection. Magtatanong siya o mag... Yes, mag-contest kami sino nangloko sa amin. Brother Alvin, pakisuyo na lang. Direct na lang po tayo sa question. 6 minutes and 30 seconds. Ito mo na, Moderator. Bigyan mo ako ng karapatan to object kasi narinig na natin ang sabi niya, ang sagot niya. I have objection to that dal-dal niya ngayon. Okay. So, ang objection, Brother Alvin? Ang objection ko, Moderator, kasi ako kasi magdedebate, Moderator, ayaw ko ng lokuhan, ng mga assumption, tapos wala palang mapakita. Ako dito, Moderator, to be honest and truthful, meron akong dalawa dito, malaki na itong isa eh. Oh. Kasi okay, para maliwanag tayo kung walang lokuhan at walang bluffing. So, Moderator, sumagot na siya, wala daw siyang hard copy. So, yan ang in-object, Moderator, na this is an unfair debate. Kasi ako, based on hard copy, siya wala pala, bibig lang niya. Okay. Counter-objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter-objection po, Mr. Moderator. Hindi po ito bangayan kung sino yung tama, soft copy ba o hard copy. Ay, kung gusto mong magdebate tayo dyan, ay papatutunayan po na totoo ang soft copy. Okay. Hindi po yan na... Sandali lang, Moderator. Hindi po yan, Mr. Moderator, hindi po yan bangayan kung sino ang authoritative, yung soft copy ba or hard copy. Okay. Moderator's concern muna. Dapat mag-ano muna siya sa debate ito. Dapat mag-give up siya sa debate ito. Moderator's concern muna. Sandali lang, Brother Dex. Moderator muna. Brother Alvin, tatanggapin mo ba yung soft copy ni... Moderator, no, I will not accept. Kasi nag-assume lang siya nag-block na soft copy. Actually, gumagawa ka lang niya ng dictionary niya. Kasi, example, Moderator, theory daw is equivalent to hypothesis. Hypothesis equal to theory. Wala yan sa soft copy, Moderator, kasi wala, ginimbinto lang yan niya. Nag-blocking lang to eh. Okay. Suggestion na lang, Moderator. Ay, okay. Counter-objection, Mr. Moderator, pwede ko yung screenshot ipadala ko siya sa... Brother Ritz. Moderator, decision na lang kasi yung, kung kaniyo. Yung pinagas ako dito. Sadali lang, Brother. Walang lukuhan tayo, Brother Alvin. Sadali lang, Brother Ritz. Sadali lang. Moderator muna, bigyan niyo muna ng time yung moderator. Kung magpapalitan kayo ng objection, mag-abutin tayo ng umaga nito. Ano? So, ganito na lang suggestion ng moderator. Use Bible reference na lang tayo. I-separate na lang muna natin yung mga other references. Dito lang muna tayo sa Bible. Although, nagamit naman ninyo yan sa first round. So, dito sa second round, pwede bang Bible verses na lang muna? Okay lang ba? Sige, pilot moderator. I'll proceed. Okay, 6 minutes and 32 seconds. Resume time, Brother Alvin. Oh. Ang una kong tanong, Brad Ritz, Padyandi, sabi mo kasi kanina sa premise mo na wala pang araw tapos how na survive yung mga tanim. Ngayon, ibaliktad ko sa iyo. Kasi ni literal mong Genesis chapter 1, verse 10 to 11, ginawa mo na ang plants tapos sa verse 14 to 14, bago pa ang araw at ang moon. So ngayon, ibaliktad ko sa iyo. Kung literal mo ang order dito, ang chronology dito, ngayon, paano nga mabuhay yung tanim? Eh, wala pang araw. Eh, literal mo eh.
O sige nga, sagutin mo yung tanong mo. Yes, kaya nga napapatunayan natin, mga kaibigan, kaya nga very mayroon talagang wisdom ang Diyos na nag-create ng sanglibutan. Inuna mo ta muna yung mga plants, mga kapatid. Objective. In a period of 24 hours a day. At a time. At ginawa yung sun. Okay, objection, brother. Yung sunlight. Yeah. Objection mo na, Brad Jundi. Okay, next question. Hindi yan next question. May objection pa ako sa Buderico. Nag-object si Brother Alvin, Brother Jundi. Sige, Brother Alvin. Sige po. Kung moderator, inamin niya kanina na wala pang araw, tapos nauna daw paggawa ang mga tanim. Kaya nagtanong siya sa akin, paano ba Dalvin nag-survive yung tanim? Eh wala pang araw kasi niliteral niya yung order at chronology sa Genesis Kapitul 1. Binaligtad ko sa kanya, moderator, kung sige nga, explain mo kung nauna yung tanim dito kasi niliteral mo tapos wala pang araw. Paano nga nag-survive yung tanim? Eh wala naman siya sagot, moderator, kung paano? Ang layo na sagot niya, moderator. Okay, brother, that is the issue. Okay, counter, Brother Jundi. Okay, counter objection, Brother Alvin. Brother, Mr. Moderator. Yes. Ang pagsagot natin ay 20 seconds lang, mga kapatid. Dapat, sinagot ko naman siya sa tanong niya, ano yung sagot natin, mga Brother Alvin? Respetuhin mo din. Doon lang tayo eh. Tapos, kung hindi mo gusto yung tanong natin, ay mag-next question ka na lang. So, nirespetuhin din kita yung sa mga ano eh. Kasi 20 seconds lang ang sagot natin, Brother Alvin. Sige, next. Okay, yung moderator's decision. Ililituran nyo ka dyan, Brother Alvin. But next question, moderator's decision. Resume time. Okay. So next question, sabi mo kanina sa akin, obviously sa premise muna, na walang mababasa letra-poleta na ginawa muna ang araw bago ang mga tanim. Ngayon, sa Genesis 2:4-5, hindi ba yan maintindihan natin na bago ginawa muna ang langit, nandyan na sa kalangitan lahat ng bagay, nandyan ang araw, ang sun. Tapos sa verse 5, nandyan ang lumabas na ang mga tanim. Yes or no? Nandito yun sa Biblia, letra po letra. Nandito, wala. Ang mabasa dyan, nandyan mabasa, Brother Alvin, ang narrative story of Genesis, Brother Alvin. Pero wala kang mabasang litra po litra dyan, wag kang munang sumaya. Wala kang mabasang litra po litra dyan, kahit anino, Brother Alvin, na ang sun ay unang ginawa ng Diyos. Next question. Next question. Next question, as a premise, basahin ko muna, moderator, Genesis 2:4-5, dalawang verse lang. These are the generations of the heaven and the earth. When they were created, nagawa na, nalikha na, in the day that the Lord God made the heaven and the earth. Sa verse 5, and every plant of the field. So nauna muna yung mga bagay sa langit, kasama na yung araw, tapos ang verse 5, tapos na yung tanim. So ngayon, Brad Dritz, sabi mo kanina, walang anino, sa akin, letra po letra. Aminin mo na ngayon, yung explanation mo, yung interpretation mo, yun pala ang anino. Bunga na lang sa imo, panaginip, yes or no? Ikaw talaga yun ang comments. No. No. Sakto ang pagbasa, tama ang pagbasa, mali ang pagkaintindi. Kasi ang nasabi ko, wala talagang litra por litra ang mabasa sa Genesis chapter 2, mga kaibigan, hanggang verse 5, mga kapatid. Kasi ito po ay isang narrative. Next question. Narrative statement sa nagawa sa Genesis chapter 1, Brother Alvin. Di ba nauna itong in the day that the Lord God made the heaven and the earth sa verse 5 and every plant? Kasi magkaroon itong ito ang 5 sa 4 eh.
Di ba nauna dito ang araw sa langit bago muna ang plant, ang order dito? Yes or no? No. Walang mabasa dyan, Brother Alvin, na literal na sun, mga kaibigan. Ang mabasa sa Genesis chapter 2 ay on the day, in verse 4, mga kaibigan. These are the generations of heavens, no? And the, all of the earth. And they were created, and in the day, the Lord made the earth and the heavens. Next question. Ito po ay narrative sa Genesis chapter 1, Brother Alvin. Question, kahit nabasa natin dito, that in that day that the Lord God made the heavens and the earth, sa verse 5, pagkatapos ng heavens and the earth, lahat ng bagay sa langit at sa lupa, tapos saka pa ang plan. Ngayon, aaminin mo na ngayon na nagsisinungaling ka sa amin na talagang una muna ang lupa bago ang tanim. Alam nga naman maunang tanim, wala pang lupa, ang earth. So ngayon, aminin mo, nagsisinungaling ka talaga. Gusto mo kaming ilis at iligaw. Hindi tayo nagsisinungaling, mga kaibigan, no? Ulit ang sagot sa ulit-ulit na tanong, Brother Alvin. These are the generations of heavens and of the earth when they were created. Ito po ang generation of heavens and the earth na created sa Diyos, mga kaibigan. In the day that the Lord made the earth and the heavens. Next question. So, ito po yung narrative. The story in Genesis chapter 1, Brother Alvin. Next question. Narrative nga, pero hindi sabihin ng narrative, sa premise mo na moderator, na hindi na natin malaman ang order at chronology dito. Ang tanong ko sa iyo, mauna ba ang mga tanim kaysa lupa para sa iyo? Para makapagluko ka sa amin, yes or no? Mauna pa pala ang tanim kaysa lupa? Abe, yes or no? Yun! Kasi sa Genesis, Brother Alvin. Yes or no? Okay, ito, wala na itong kategori po. Explanation. Objection, moderator? Yes, at the no. Time. Meron. Yes, ngayon, kapag Brother Vince, Brother Vince. Hold on, wala kang sagot. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Meron tayong rules na, sandali, Brother Vince. Usap tayo, mag-open cam tayo dito. Yes, yes. Brother Dritz, pag-i-open ng cam. Meron tayong rules, Brother Dritz, na kapag may categorical question, sagutin muna ng categorical, then explain for 30 seconds. Sumagot ako ng no. Okay, okay. Okay, ganito na lang. Pakiulit ng question, Brother Alvin. Pakiulit na lang ng question. 1 minute and 16 seconds. Pakiulit ng question, Brother Alvin. Hindi ko pa makinig ka, Junji, para matuto ka. Ang tanong ko, dito, order dito, chronology, huwag kang sumapaw. Ang lupa ay ginawa ng Diyos. Tanong ko sa iyo. Hindi ko natanong sa iyo. Imbis ng lupa na ito sa tanim. Prediction pa ako. Teka. Teka, Brother Dates. Brother Dates. Sandali lang. Moderator muna, moderator. Sandali lang. Nauna si Brother Alvin mag-objection, Brother Dates. Pagkatapos ni Brother Alvin, then pwede ka mag-counter. Nag-object ako. Ako ang nauna mag-object, Mr. Moderator. Yes. Hindi siya sabay ng moderator. Sabi ng moderator, magtatanong muna ako sa iyo. Huwag mo agad sabayan. Sandali. Linawin ko. Pagsagot mo. Sandali, Brother Dates. Brother Dates, sandali. Linawin ko, ha. Nag-object ka una, eh, Brother Alvin. Diba? Yes. Then after mo mag-object kay Brother Alvin, sinabihan ko si Brother Alvin, pakiulit na lang ng question, Brother Alvin, para masagot yes. Ng malinaw ni Brother Dritz. Okay? Yes, yun. Okay, Mr. Moderator, pag sagot niya, nag-object din ako kasi... Hindi naman, Brother Dritz, sandali. Brother Dritz, sandali. Wala daw akong alam eh. Brother Dritz, sandali lang. Hindi po yung sagot kay Brother Alvin, kundi pinapaulit ko yung question. So, yes, pakinggan yes. Muna natin yung question bago ka mag-sagot or mag-objection in regards with the question of Brother Alvin. Okay, Brother Alvin?
Take your time. Naka-post yung time rin, 1 minute and 16 seconds. Pakiulit ng question. Question. Sagot mo kanina, no, ibig sabihin pala, ang kanin talaga, literal mo sa Genesis 1, nauna kay sa lupa. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang tanim pala sa Sabadista, mas nauna sa lupa na tinataniman ng tanim. Yes or no? No. Ito, makinig ka sa sagot, Brother Alvin. Hindi pa ako, dalawa kang bisis ka na metal, hindi pa ako nakasagot eh. Ang klarong-klaro mga kaibigan, sa creation story in the book of Genesis chapter 1, ni nauna yung sequence sa paggawa ng Diyos ng lupa. Mga kapatid, siniperit yung water at saka dry land. In the third day, ginawa ng Diyos ang mga tanim according to the Genesis chapter 1, verse 14 and 15. Next kaya question. Kaya nauna ang lupa, Brother Alvin, saka mga tanim. Next question. Kaya nga literal eh. Next question. Niliteral mo dito sa Genesis 1, 9 to 11, na wala pang araw kasi unang tanim, sabi mo. Kaya nagtanong ka nga sa akin sa premise mo ng moderator kung bakit nauna ang tanim kaysa araw. So ang tanong ko sa iyo ngayon, yung ibig sabihin wala pang araw, lumabas ng tanim kaya niliteral mo, yes or no? Una ng tanim kaysa araw, yes or no? Yes, yes or no? Yes? Yes? Makinig ka, yes! Yes! Makinig ka, Malambi. Huwag ka mo nasasapa. Sabi ko, yes! Itong dalawang ito. Ang klaro-klaro, mga kaibigan. Ginawa muna ang Diyos ang dry land. Pangalawang araw yon, Brother Alvin. On the third day, time's up na, Brother Alvin. Pinaparapos to na lang yung 30 seconds ni Brother. So, okay, Brother Drake, sa iyan po, no? Time na po yung cross-examination dito sa rebuttal. So, bigay natin ngayon yung rebuttal stand naman ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin, 10 minutes. Oh, pakibit muna sa iba dyan, Junji, at sa iba dyan mga kasama natin para walang pumasok na mga sounds. Sige, start na ko, Bedros. Oh, ngayon, dito sa cross-examine ko, kasi rebuttal to, anything can be said. Sa cross-examine ko, nagkabulbul na, nagkaipit-ipit na, nagkagipit-gipit na si Brad Junji Loares ng Sabadista. Bakit? Simpleng tanong. Genesis 1, 9 to 12, nauna daw, literal, ang tanim. So, after that, verse 14 sa baba, follows the araw. O ngayon, tinanong ko siya, yan ang literal mo, ginawa mong chronology at order. Aywan ko kung sa Sabadista, yan naman talagang paninindigan o nag-evento lang to si Junji eh. So, ibig sabihin, naunang tanim kaysa araw. Eh, lumusot na sa lupa na naman. Eh, araw yung tanong ko. Pwede ba yung scientifically? Kaya nga nagtanong ka sa akin eh, kasi niliteral mo yung order at chronology ng Genesis chapter 1. Eh, sino naman scientist at mga tao na hindi loko-loko na maniwala dyan ha? Ang araw hindi nauna at ang lupa kaysa tanim. Eh, kaya nga, hindi lang narrative yung Genesis chapter 2. Ang chapter 2, yun talagang mag-interpret sa chronology at sa pagkasunod-sunod ng pangyayari at ang order, hindi yung chapter 1 ng Genesis. Kaya nga hindi nila literal yung araw ng Genesis chapter 1. Bakit? Sa chapter 2 verse 4 to 5, ginawa mo na ang lupa at langit. So, ano yung langit? Walang araw doon? Walang buwan? E paano sa verse 5, tumubo yung lupa, ang yung tanim sa lupa, kung walang lupa at walang araw sa langit? Kaya order din yung chronology na narrative, yung Genesis chapter 2 verse 4 to 5, na letra po letra, hindi namin in-interpret. Laglag ka ngayon, Junji. Tapos, gusto pa ito manlihis sa atin. Gustong iligaw tayo. Bakit? Soft copy daw. Eh, soft copy. Saan ka nakatingin kanina? Nagdadaldal ka dyan sa kamera. Wala ka naman soft copy dyan na bukas. Eh, nasundan dito.
sa Katoliko, bilang Chief Apologist Bishop Delegate, hindi kami tinuruan ng obispo na kami na manloko kabaldalbin, no? Kung magsadaldal ka yan, kunwari, dictionary, Webster, wala naman pala. Eh, meron akong Webster dito, New Universal Dictionary of Thesaurus. Anong sinabi dito ng hypothesis? Oh, sinabi dito, itong hypothesis na approved proposition tentatively accepted to explain certain facts. Ito yung hypothesis. Pareha ba ng theory? Hindi po ang theory. Dito naman ito, dalawa itong magtutulungan itong Cambridge 20th Century Dictionary, New Edition, Cambridge University Press. Dito naman sinabi dito ang theory. What is theory? Hindi yung hypothesis, iba yun. A demonstrable, demonstrable, can be demonstrated, proven. Proven, kaya may mga depensa, may mga pag-proof nila. An established and self-evident principle. Prinsipyo yun, ang prinsipyo, may prueba yan, ang theory. Hindi magdadagdal ang mga scientifico na mga theory kung wala silang prueba. Subject to debate, kasi meron naman talagang tututol eh. Pero yung tututol, magpresenta ka rin ng prueba. Eh, lalabas talaga dito, kasama dito ang credentials natin. Eh, nagdalgal ka ng old earth at young earth, hindi mo pala alam yan eh. Narinig mo lang siguro, hindi mo na-define. Eh, sa akin, UP graduate ako, dapat kasama dito ang natapos nating kurso kasi scientific ako eh. Eh, mas scientist. May merit, kasi meron akong nagawa na libro tungkol dyan. Oh, hindi ako mag-graduate ng biology sa UP kung wala akong nagawang thesis dyan. So kaya nga, masyodang dito na yung old earth at young earth, hindi yan 24 hours. Eh, ikaw na unang nagdaldal dyan yung young earth at old earth, hindi naman 24 hours yan eh. Ay, young, mas younger. Pero periods of time, thousands pa rin and millions of years, eh yung old earth, yun pa talaga ang mas grabe pa ka million of billions of years. Pati na yung mga dinosaur, considering the dinosaurs. Ibigla ba yun isang linggo lang inawa lahat ng bagay dito sa mundo? Walang ganyan. Eh, mga komentaring mo lang yun sa mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo eh. Gamit-gamit ka ng mga rabay dyan, hindi naman Hudyo. O kaya, nabisto natin na nanloko siya, soft copy daw. Eh, pati soft copy, wala ka. Tapos, i-block pa tayo na eh, mag-forward na sa atin ng soft copy. Eh, nag-blocking ka kasi wala kang mapakita din kasi yung theory is not equal to hypothesis kasi yung hypothesis, wala talagang prueba yun as yun ang assumption. Yung theory, ginawa mong assumption, i-prinsipyo na nga, ma-demonstrate na paano mo ma-demonstrate as yung theory kung wala kang proof? Kailan lang naging scientific? Yung scientist na discovery ng theory, kailan lang kailan? 20th century, na-discovery. Siyempre, 18th century, 17th, 15th century, panahon ni Kristo, 1st century, wala pang theory of Big Bang. Kasi wala pong scientific o nag-aaral. Kasama yan ng credential natin. Aminin mo lang ba, Junji, nag-bluffing ka lang dito. Mukha kang edukado, pero wala ka talagang alam sa sinasabi mo. Older than young earth, hindi mo nga naintindihan eh. So ngayon, paano mo yun matutulan? Letra po letra. Hindi mo nga natutulan itong Acts 17:26. Binasa ko. Revised Standard Version, Amplified Bible, King James Version, periods of time, gawa 17:26. Periods of time, having determined, so alam na ng Diyos, letra po letra sa Greco, allotted periods of time. In periods of time, 24 hours, ito ka 24 hours. 6 days, tapos pagkasabat, wala ng evening, wala ng morning, tapos Genesis 2:4, generations, mga henerasyon, ginawa mong 24 hours, 6 days, 6 na araw sa isang linggo. Wala kang literal dyan mababasa mo, tapos in-interpret mo, ikaw interpret ng interpret, kaya nag-blopping ka. O dito ngayon, ulitin ko lang dito sa Genesis 2. Pagkaliwanag dito sa Genesis 2, ito talagang order, hindi lang narrative. Kasi hindi nga lalabas ang mga tanim, hindi makasurvive. Tama yung punto mo. Scientifically, hindi talaga makasurvive ang tanim kung walang araw. Kaya nga dito sa 4, unang araw, dito sa
sa heavens, may araw na. Kaya lumabas ang tanim sa verse 5. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Genesis 4, King James Tagalog Version Metropolitan. Nang likain nung araw. Nung araw, single day ito. Bagay yung anim na araw na paglikan ng Diyos, six creation days are not literal kasi periods of time yun. Interpretation ng 17:26 of Acts. Bakit periods of time? Kasi generations yun, mga henerasyon. Nang likain nung araw, yung single day, yung anim, ginawang single day sa Diyos kasi three minutes. Bawan ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. So pag sabihin, may lupa na, may langit na. So ibig sabihin, may langit na, may araw na kasi sa 5, at wala pang lupang kahoy na parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sa pagkakaiba, pinulo ng Panginoong Diyos ang lupa. O ibig sabihin, yung plants, later na yun, meron ng araw. Scientific naman yan, ikaw lumabas ko yan, hindi ka na scientific. Ipatigrid 1, intindihan yan eh. Na-explain ko nga sa'yo eh, yung tanong mo, baliktarin ko sa'yo. Hindi mo nga ma-explain eh. Kaya nga kasi hindi mo ma-explain kasi hindi nga literal yun ang pagkasunod-sunod. Yung chronology talaga sa scientific at sa Biblia, unang araw, unang lupa, last na ang tanim. Hindi kayong tanim ang nauna, tapos ang araw kasunod. Tulad na literal interpretation mo sa Genesis chapter 1. O ayun, napakaliwanag dyan. Oh. King James Version, tutulan mo. Duwairos Version, tutulan mo. Marami kong talata, mga letra po letra. Wala mong interpretation dito. Kaya bawal sa amin, 2 Pedro 1.20. Kung anong letra po letra mabasa, yun ang tanggap ng Katoliko. Eh, kayo explain. Succeeding days daw ito pagkatapos ng creation. Succeeding days eh. Maraming araw eh. Singular nga. Di paano ma-succeeding days? Ginawa mo plural? Ang Diyos, ang bibig mo ng daldal mo, Brad Junji, ginawa mo ng salita ng Diyos yung bibig mo? Succeeding days? Minisrabi ng Diyos? Bakit hindi succeeding days? These are the generations, Genesis 2:4, King James Version, of the heaven and earth. Henerasyon pa doon sa langit at sa lupa, so matagal pang panahon. Nag-evolve pa ang pag-develop mula sa Big Bang? Oh, ang sabi naman ng Big Bang, hindi naman sinabi na pwera na yung Big Bang, ibig sabihin, wala nang Diyos na gumawa sa Big Bang. Eh pwede nga ang evolution, theistic evolution, Diyos din ang gumawa, nag-facilitate ang evolution for millions of years from dinosaur, etc., mga ages, and in the past. Yan ang scientific, eh, magbasa ka lang ng scientific dyan, kahit grave yun, maintindihan yan. Generations of the heaven and the earth. Paano yun na 24 hours tapos 24 hours times 6 days? Literal. Generations of the heaven and the earth, when they were created, sa Diyos yan, in the day that the Lord God made the heaven and the earth, and every plant of the field. So hindi lang ito narrative, hindi ito comics. Talagang letra po letra, mauna talagang araw sa langit, tapos sumibol ang mga tanim sa lupa. Genesis 2, 4, 5. King James Version, lahat ng Diyos, buti sa di Katoliko. Tapos tutulan mo, unahin mo yung tanim ka sa araw. Acts 17:26, hindi mo nga masubalian eh. Okay, Epistola Katolika at Sancti Petri Apostolic, Kapitulo 3, Talatang 8. Napakaliwanag dito, sabi ni San Pedro Apostol. How do we determine the days of God? For in the sight and hearing, he was just. Chapter 3, verse 8. But of this one thing, be not ignorant, my beloved. Hindi na tayo dapat ignorante dito. Eh, mga lalabas sa badis na ignorante, SDA. What that one day with the Lord, o yung day, first day, second day, and the sixth day, is a thousand years sa tao. Sa tao naman, a thousand years, ating matagal, millennia, 1,000 years, as one day to the Lord, sa Lord, one day. Ang one day sa Lord, the 1,000 days. Brother Alvin. Okay, Brother Dritz. Ready ka na ba sa 7 minutes? Last cross-examination. Open camera, Jundi. Okay, thank you so much, Brother Alvin. Ulang talong, handa ka na ba, Brother Alvin? Ah, kanina pa akong handa. Palagi akong handa. Sige, Brother Rich, 7 minutes. Ulang talong, Brother Alvin. Pinamalian mo ako, wala daw akong binabasa. Tama ba yung narinig ko, Brother Alvin, na wala akong binabasa, na blap-blap lang ako? Yeah.
Umamin ka na wala kang hard copy kasi yun ang challenge ko sa iyo. Sa akin lang. Objection, Mr. Moderator? Yes, objection tayo, Brother Vix. Tanong ko ay, sabi mo kasi, wala akong binabasa, nag-block-block lang ako. Aminin mo yan o hindi? Yes nga, yes. Naka-video record yun ang sagot ko kanina. Sinapawan mo ko, yes. Kasi sa akin, showdown ko, hard copy. Eh, ikaw sabi mo, soft copy. Wala ka namang na-forward sa akin ngayon at dito sa chatbox eh. Binasa ko dito, ibang theory, proven principle. Ang sa'yo, ginawa mong theory, hypothesis, na proposition, assumption lang. Okay, iba yung hypothesis, iba yung theory. Decision, next question, Brother Dritz. Word for word, basahin ko ba ng albinaka kasi sabi mo wala akong binabasa. Ito ba ng Alvin? Theory. Moderator. Objection. Premise yun, Mr. Moderator. Kata time. Wala pa namang sinasabi si Brother Ritz ba pang binabasa, Brother Alvin. Anong objection? Ang objection ko, Moderator, kasi magbabasa siya, kunwari, ha, nag-blapping siya na mayroon siyang soft copy dyan. Paano natin yan makonfirm, Moderator? Ikaw mismo, Moderator, paano mo makonfirm na talagang binabasa niya? Eh, naghanap nga dyan, oh, naghalongkat pa. Tapos magsasabi yan. Nag-off yung time, no? Yes, yes, 6 minutes and 27 seconds. Ganito na lang, ganito na lang, Moderator's decision na lang, Brother John Jay. Tuloy na lang tayo sa pagtatarong base doon okay. Sa iwasan na natin yung okay, personal. thank you po. Okay pang balap na tanong, Brother Alvin. Base sa Biblia, biblical culture and biblical reckoning of days. How to reckon a single day based on biblical reckoning? O, sagot. Sabi ni Pedro, huwag kang maging ignorante. Para sa Diyos, ang isang araw niya, siyang gumawa sa Genesis, 1,000 taon yun sa atin. So, hindi literal din sa 24 hours sa atin. Ang sa Diyos din. Ganun din sa atin, ang 1,000 araw, isang araw lang sa Diyos. Tutulan mo yan, dalawang talata lang, Psalms chapter 90, verse 4, tama 10. Next question. Letra po rin na yan, ang interpretation. Next question. Brother Alvin, ay titindigan mo ba ngayon yung prinsipyo mo? That is definite, one day is equal 1,000 years sa Diyos, basis sa interpretation mo sa Dos Pedro Tres Chis? Oo, hindi. Oo, kasi araw ng Diyos yun. Nagsasabat nga sabi niya sa Balista yung ikapitong araw kahit walang evening, morning. Kaya araw yun ng Diyos, hindi yun sa tao. So, Dos Pedro Tres Otso, Psalms 94, isang araw ng sa Diyos paggawa ng ang mundo, 1,000 years yan, equivalent sa tao. Tutulan mo ito. Tutulan next mo question. Next question, Brother Alvin, sabi mo, ay ang tindig mo that is definite 1,000 years sa tao ay one day sa Diyos, Brother Alvin. Saan babasa yan? Supporting evidence na yan ang turo ng Romano Katoliko. Yes, dalawang talata. Sa Old Testament at sa New, yan ang biblical meaning ng day sa Diyos na perspective, hindi sa tao. Sa tao, 24 hours, pero sa Diyos yan, iba yan, hindi yan 24 hours lang. Objection, Mr. Moderator? Okay. Sagot ko naman ako. Okay. Open-ended ko naman hindi categorical eh. Okay. Ang tanong ko ay saang sources ng Roman Catholic stand na mababasa, hindi po source. Sa... Source ng Roman Catholic. Ang tanong ko, Brother Alvin, paki mayroong ano yan, specific na... Okay, pag may ibigay na source, Brother Alvin, ibalik natin sa 30 seconds yung kanyang explanation kasi naputol kanina. Brother Alvin? Yes! Kasi meron akong dual games na Catholic version dito, hindi lang talata, pati pa ang footnote sa baba. Psalms 94, 1,000 years in the sight of Lord are as yesterday. So, ang kahapon, isang araw, the past day kahapon, 1,000 years na sa Panginoon.
Iba kasi Panginoon na oras, ibang Panginoon na araw, hindi sa atin. Okay, next wala question. Resume pa. Brother Alvin, sa binasa mo, ay definite ba yun na one day is 1,000 years sa Diyos? Yes, definite. Epistola Catholica Sancti Petri Apostoli 3:8. But this, that one day with the Lord... Basahin mo ba, Brother Alvin? Kapusin mo na po, huwag kang sapaw na sapaw. It's as 1,000 years to us. And 1,000 years to us is only one day to the Lord. Tutulan mo yan, literal, hindi na yun dapat interpret eh. Next question. Based on English grammar na us, Brother Alvin, saan sa English grammar na ang word na us ay definite yan? Yes, ito sa dictionary ko, us or equivalent or equal. Ibig sabihin na isang saan mabasa? Oh. Na ang word na us ay definite yan, Brother Alvin. Yes, definite yan. Kasi ang us, dito sa dictionary, equivalent or equal. So, 1,000 araw sa taon dito sa lupa, sa tao, isang araw lang sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Diyos Pedro Tresotso. Hindi yan interpret, literal yan. Psalms chapter 90 verse 4. Ang kahapon natin, parang isang araw lang sa Diyos, kahit 1,000 taon yun, ang kahapon. Next question. Okay, hayaan kita yan sa tindig ko na lang. Wala na po tindig, no? Question. Wala na. Okay, palaot na tanong, Brother Alvin. Ang word na sa Hebrew, tinatawag siyang kirib and buker, ay in English a day and night, night and day, Brother Alvin. Irib and Bukir. Ito pang Irib and Bukir, night and day, Brother Alvin, is this a definite period of time or indefinite long period of time? Sagot, letra po letra, indefinite period, long time, gawa 17:26, Dos Pedro 3:8, Psalms 90 verse 4, Genesis 2:4, generations. Isang araw lang yan ginawa, ang 6 na araw para sa Diyos. Hindi yan literal evening and morning na 24 hours, 12 kasi walang next mabasa question. Oras doon, Genesis 1. Sabi mo, Brother Alvin, indefinite period of time yan din day and night. Hindi ako nagsabi, ang Biblia, Acts 17:26. O nga, sinabi mo. Biblia, ang nagsabi hindi ako. Saan mo basa, litra po litra, Brother Alvin, definite yan? Period of time. Ang day and night. Teka muna, Mr. Moderator. Yes, tuloy lang. Saan mabasa niyan na yung day and night, ha? Reckoning. Night and day na reckoning ay indefinite period of time. Sige nga, Brother Alvin, saan mabasa? Having indefinitely determined the allotted periods of time, Amplified Bible. Dito naman, determined allotted periods. Wala kang periods. Ibig sabihin, hindi 24 hours isang araw. Grabe ka naman kung hindi ka makaintindi nito. Yung Greek one, makaintindi nito eh. Basic. Next question. May nabasa ba yan na day and night that is indefinite, Brother Alvin? Yes, kasi ibig sabihin nito, when he made one man from Adam, common origin, one source, one blood, all nations of men. So interpretation to ng ginawa ng Diyos sa fifth day, yung tao. Interpretation. Kung may mabasa po tayo, Brother Alvin, na yung irib at saka night ay definite period of time yan ayon sa mabasa sa Biblia based on Jewish reckoning, Brother Alvin. Aminin mo bang nagkamali ka, Brother Alvin?
No, hindi po aminin kasi komentary ang babasahin mo sa Hudyo. Hindi ka naman Hudyo, sabadista ka naman na Kristiyano, ang kinyo. Ang titindigan ko, itong Senesis, hindi to literal 21st. Bakit? Araw to ng Panginoon ng Diyos every day of days, sa 6th day. Meaning generations to, Genesis 2:4. Maraming matagal na pumunto. Psalms 94, maraming talata ng Biblia. Last question. Ah, wala na rin. Sorry. Okay, yun po, no, yung last cross-examination dito sa debating ito, no, sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng Roman Catholic Church. So, bigay natin ngayon, siyempre, as nakasanay yan, 5 minutes, summary conclusion, we'll start with the Roman Catholic Church, Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin? Okay, maraming salamat to Diyos. Kasuna, ito yung Chief and Head Admin sa Debaters, Philippine Debaters Association. At sa ating katunggali ngayon, si Brad Rich Junji Loares, na kaibigan natin. Pero I'm sorry to tell you, Brad Junji, you failed in this debate. You miserably failed. Bagsak talaga ang sa debate ngayon, no? Hindi mo na talaga itong matatakpan. Yung evening at morning dito sa Genesis 1, hindi to literal evening na 12 hours, kasi walang sinabi dyan sa Biblia, 12 hours evening. Tapos 12 hours morning or daylight or night time, walang sinabi ganyan. Kasi ang evening at morning sa Diyos, ibig sabihin dito, indefinite periods of time, a long time. Kasi bakit may morning at evening, Brother Alvin? Kasi mula lang ginawa ng Diyos. Halimbawa, ang tanim, 1,000 araw yon. Sabihin lang natin, ha? For example lang, based on Psalms 90 verse 4, 1,000 taon, 2 Peter chapter 3 verse 8. Ibig sabihin, 1,000 taon na may nagka-araw, nagka-umaga, nagka-gabi. Yun lang ibig sabihin nun. Hindi mo ibig sabihin na isang araw lang 24 hours, isang evening, isang morning, long periods of time na sa Diyos eh. Hindi naman araw yun sa tao, sa Diyos yun eh. Ginawa mong temporal entity ang Diyos, ginawa mong parang tao. Hindi, ang Diyos, hindi tao. He dwells in eternity, 2 Peter 3:18. Ito nga mamamasa dito, Diyos Pedro 3:18. O, kami pala hindi alam nito ng sabadista, lalo na ito ni Brad Junji Loares, hindi pala alam marami mga bagay. 3:18, no? To Him be glory both now and unto the day of eternity. Ang Diyos ba ang araw niyang eternidad? Bibilangin mo 24 hours eternidad ng Diyos at ang Sabat. Ang daming mga kalukuhan tinuturo niyo dito eh. O sabat, nagpahinga ang Diyos. Genesis 2:1 hanggang 3. Hindi yung eternity yun kasi tapos na niyang ginawa ang earth, ang langit, no, everything in the universe. Nagpahinga na siya in eternity. Tapos gawin mo yung sabat 24 hours. Eh, susundan mo ito, tutulan mo sa 2 Pedro 3:18 dito. Sabi ni Pedro, eh, definitive talaga, Brother Lee, yung natinig na mataas na panahon, 1,000 years sa tao, isang araw sa Diyos. Yes, kasi literal-literal yan. Sa Samarista pala, hindi definitive tinindigan nito. Grabe kayo na salita ng Diyos. Salmo 94:2-3:8, yung natitindigan. Titindigan yung literal niyo. Wala namang mababasa literal dyan 24 hours, Genesis 1. Yan ang titindigan niyo. Ang salita niyo sa sabadista, ginawa niyo salita ng Diyos. Isa katulik ang salita ng Diyos, ang titindigan na namin, well, without interpretation. Kasi 2:1:20, not for permitted interpretation ng Biblia, kaya pinasulat ito ng Biblia, mga letra-letra dito, dapat dito, tanggapin natin letra-letra, lalo na literal itong pagkasabi.
But one of these be not ignorant, my beloved. Dos Pedro, dos otso. Epistola Katolika at saan tipitit ni Apostolik. That one day with the Lord, so yung araw yung anim, pito hanggang Sabat, ikapitong araw, one day with the Lord yan, is sa ating tao as a thousand years. Bakit a thousand years? As a thousand years with us is as one day with the Lord. Kasi sa 18 sa baba, ang day of eternity, ang sa Diyos. You know, ang 24 hours. Dito pala na mahinga ang Diyos sa loob ng Eden. Ang Diyos niyo sa Yahweh, Diyos ng Sabadista na mahinga pala dito sa earth, 24 hours sa Sabat. Kaya sumunod sila, nagsabat ang Sabat o 24 hours, sige pa itong araw. Kasi ang Diyos pala nila dito, nagpahinga, tapos after 7th day, sa sunod na naman na linggo, sana ng Diyos na pahinga na ulit. Nagkakatawa itong posisyon ng Sabadista. Ito ang Sabadista, literal ng literal. Sinyo ba Sabadista? Kunti lang ito sila. Kasi hindi naman talaga ito nag-aaral ng Biblia. Mga sulpot lang ito in 1863 ni Mrs. White. Tapos na nahinayat, nagtudloan na dami dahil sa pride, ayaw nang bawiin. So napakaliwan lang yan. Psalms chapter 90 verse 4. Nagtanong ka sa Katoliko source ba yan? Do we express your commentary? Ang commentary dahil yung past life natin, ano ba, 53 years old na ngayon, 53 years po, isang araw lang lang sa Diyos, madali lang yan sa Diyos, Psalms 90 verse 4. Kaya nga, inulit pa sa verse 10 eh. Tayo, magbubuhay lang daw tayo, 80 to 90. Hindi tulad ng Diyos, He is living in eternity. Tapos pariyawin mo, Diyos Pedro de Sisoto, eternity, Psalms 90 verse 10. Hindi yan, natrapulit na yan, puro din ang kapsa katoliko, bumalik ka ng Brad Junji kasi paano ka dito sa debating ito, hindi ka na makapindig eh, kahit na 10 minutes ibigay ko sa'yo. So, I allow you to give 10 minutes, brothers, hindi 5 minutes sa Las Maristan niya, wala na eh, bagsak na talaga eh. Lalo na scientifically, mantakin yun, scientifically, 24 hours, anin na 24 hours, ang universe na gawa, saan sa physics na gawa, sa geology ng Earth na gawa 24 hours? Saan ito yung sa science? Bigyan mo siya ng 20 minutes pa, brother Zero. Okay, maraming salamat. Yan po si Brother Alvin sa kanyang summary conclusion. Bigay natin ngayon kay Brother Dritz Loares. Brother Dritz, pakiopen ang kamo. Tayo natin si Brother Dritz. Bigyan mo sa akin, bigyan siya ng additional 5 minutes eh. Pasa 10 minutes sa akin. Sige, Brother Dritz, 5 minutes. Okay, thank you so much mga kaibigan sa iyong pagsubaybay ngayon. Kung saan man ngayon sulok ng mundo, suportahan po ninyo ang Philippine Debater Association, isang debaters media platform mga kaibigan. Like and share po sa programang ito. Brother Alvin, kayo po ang numero ng sulpot. Ang totoo dyan, Brother Alvin. Kayo ang totoong numero ng sulpot, Brother Alvin. Ang Seventh-day Adventist po, ang principle ng Seventh-day Adventist, ay doon na yun, Brother Alvin. Kahit sa Old Testament, nandun na yun ang prinsipyo po ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, ay kayo po ang unang sulpot, mga kaibigan. Ngayon, kanina, ito po yung ating referensya na sabi niya ay ang kanilang aral pala, ni aral parang pala ni Brother Alvin ay definition na equation that 1,000 years sa tao ay 1 day lang sa Diyos, mga kaibigan. Ay nasabi niya na ang Diyos ay eternity. Bakit mayroong 1 day? Hindi, supalpal na ang kanyang argumento, mga kaibigan. Eternity daw ang Diyos. Tapos mayroong 1 day. Anak ko po. So, tignan natin ang kanilang sa American Standard Bible, mga kaibigan,
mayroon din commentary sa Catholic Bishop Conference po, mga kaibigan. Ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid? Sa 2 Peter, ito, hindi ko ito na quote kanina. 2 Peter chapter 3, verse 8, mga kaibigan, until 10, ang sinabi po dito, kung basahin mo yan, hanggang 10 po, mga kapatid, ito po yung tinatawag na, sabi dito, the scoffer's objection in verse 4 is refuted also that showing that the delay of his second coming. Mayroon palang scoffers na yung mga tao ay nahirapan ng matagal pang bumalik ang Diyos, mga kaibigan. Ay ito po ang sinabi, sinabihan sila yung patience. O sabi dito, the Lord's second coming is future to fulfill in His word, but rather a sign of His patience. No? God's giving time for repentance before His final judgment. Hindi po sinabi dito sa kanilang commentary sa Catholic Bishops Conference na that is definitely a question na one day is ano? One day is equal 1,000 years sa tao, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ang word na us, no? Kaya nga tinanong sa natin kanina, kasi ano ito, yung napaka-intelinting tao ito, si Brother Alvin, mga kaibigan. No? Hindi ito natin na, ano? Hindi natin ito panamastamasa. Pero ang intelinting utak nito ay ang us, ang article us, ang word article us para mga kaibigan ay definite daw. Naku po, ang word na us, hindi po niya definite, Brother Alvin. Sorry po. Ito po rin, ito din po sa Psalms chapter 90. Commentary din sa Catholic Bishop Conference, mga kaibigan. Psalms 90 verse 4, mga kapatid. Ano ang sabi dito, mga kaibigan? Verse 4. Sabi dito, verse 4, ito po mga kaibigan na, enough redorn mortals dust from which they were created. Human beings were created from the earth. Oh, 90 verse 3. So verse 4, the complaint comes contrasting, no? God's eternity with brevity of human life. Hindi pala ito, Brother Alvin. Hindi pala ito, Brother Alvin, na definite equation na one day is 1,000 years sa tao. Ibig sabihin, meron po itong pinapatungkulan, Brother Alvin. No, magamit gani ang Biblia na as, article as, ay mag-aral naman tayo ng English, Brother Alvin, mga kaibigan. No, ay kunti lang yung oras ko. Ay, mga kaibigan, maraming pa sana tayo yung lalatan. Napaka-ano po ito ng ating nako po. Itatakol ko pa sana yung kanilang ano, yung referensya dito. Okay. Okay na lang. Nabutan. Okay, yun po. Si Brother Alvin Gitamondo at si Brother Dritz Don T. Luares, no? Sa Adventist at sa Roman Catholic Church.
So bigyan natin kay Brother Alvin ang 2 minuto sa shoutout, greetings tayo sa kay Brother Dritz Luwarts. Yes, kung bati di rason, walang labot si kurason, argumento lang mga kaibigan sa katotohanan. No? Ang gusto kong pasalamatan si Brother Alvin, no? Ay pareha po kaming sibuboy. Sibuboy naman talaga ako. Pero nagkataon lang na nasa Davao na ako ngayon, Dababoy na ako. No, si Brother Alvin ay sibuboy pa rin. Ako ay Dababoy. Si JC Buenavista po ay nanonood. Sabi niya, Hagoy, ang mga guwapo. Guwapo naman talaga kami, Brother Alvin. Pakita mo nga yung ano mo, Brother Alvin. Sabi niya na, Hagoy, ang mga guwapo. Hindi na bati, nagdibati lang, hindi bati. Ay, bati naman talaga kami, mga kaibigan. At saka sa ating mga nanonood sa live, no? Si Israel tugod sa Surigao, no? Good evening sa iyo. Parang ayaw ni Abraham Alvin ng Israelite source. Okay. Beware of false science. So, salamat po sa inyong pakikinig, no? Suportahan natin ang Philippine Debater Association. Ay kami po ay ano lang tayo ay kasangkapan lang po tayo mga kaibigan sa mga argumento. Ay wala po tayong personal na every time po na mayroong debate ay exercise lang po yan sa ating mga bibig mga kaibigan. Para hindi mabaho yung ating bibig, mga kaibigan. At saka, ipagpasalamat din natin sa mga may kapal sa opportunity, Brother Alvin, sa iyo at sa akin, mayroon tayong discussion sa gabi nito. Thank you so much, at balik po sa iyo, Brother Rajiro. Yes, thank you din sa dalawa, no? Brother Dritz Luwarts mula sa Seventh-day Adventist at saka kay Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Plug-in, Brother Alvin. Okay, maraming salamat sa Diyos Kasuna, ating Head at Chief Advent sa PDA, Philippine Debaters Association. Shout-out ko sa mga kaibigan ko, kay Brother Jomel Malyari Otara, kay Brad Ramon Mapalo Naul, sponsor sa aking load dito. Tapos sa mga kaibigan ko dyan na iba, si Brad Norberto Sabandal II, Brad Rory Casium Silomenio, Sister Jean Prospero, Sister Nerelisa Apsakas, at iba pa na hindi ko na mention sa aking kapatid na si Brad Engineer Ramon Gitamundo, Vice President ng CFD National Office, at sa lahat ng CFD, hindi ko na lang ma-mention ng mga Board of Stewards at Board of Governors at lahat ng mga Katolik po na nagtatanggol sa ating pananampalataya at sa ating mga kapatira ng mga Seventh Adventist, nating personal dito, no? Puro aral lang ang ating tinatakol dito, walang personal attack, no? Walang dominion. So we do not condemn again our non-Catholic brothers, but we only share what we have as Catholics, ang yung katotohanan, the Catholic truth that we have. So hanggang dito lang yung mga